Bago tayo magsimula mga kabayan, announcement lang, ang itatawag ko na sa lahat ng nakikinig sa ating channel ay JIP. Dahil JD ang pangalan ko, ang ibig sabihin ng JIP ay JD's Important Person or JD's Important People dahil mahalaga kayo sa akin. Ang konsepto, mahalaga kayo para sa akin dahil mga listeners ko kayo at patuloy kayong sumusuporta sa channel. At simpleng request, sana comment tayo ng hashtag JIP. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Dado. Taong 1976, Negros Oriental. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang isang matador sa katayan ng baka itong si Dado. Nasa edad 20 pa lang ang binata, ngunit napakalawak na ng kanyang karanasan pagdating sa larangan ng pagkakatay ng baka at kalabaw. Ito ang nakagisnan niyang trabaho. Minanapan nila ang negosyong ito sa kanyang lolo. Tubong Mindoro ang pamilya ni Dado. Napadpad lang sila sa Negros noong nagsimulang magkaroon ng kaguluhan. Dahil sa kagustuhan ng mga Muslim na magkaroon ng sariling watawat ang Mindanao. Hindi naging madali ang pamumuhay nila sa probinsyang nilipatan. Nararanasan nilang mangingi ng bigas sa iba't ibang tao upang makakain. Pero isang tao ang tumulong sa kanila upang kahit papano makapagsimula sila ng sariling pagkakakitaan. Isang lalaki na may-ari ng malawak na bakahan ang nagbigay ng trabaho sa kanyang lolo. At nang lumaon, naging maganda ang kinalabasan ng negosyo dahil kakaiba ang talento ng lolo ni Dado na itago na lang natin sa pangalang Vicente. Nagagawa nitong pumatay ng baka ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng isang dasal. Nasaksiyan nito ni Dado na nooy nasa 7 taong gulang pa lamang. Tuwing araw ng Linggo, napakadami nilang kinakatay na baka dahil araw ito ng merkado sa kanilang bayan. Maraming taga-Karatig probinsya ang kumukuha ng mga kinatay na baka upang itinda. Sabado pa lang ng hapon, pinipili na ni Mang Vicente ang mga kakatahing hayop at ipinapasok sa isang turel. Kadalasang nasa mahigit 10 hanggang 20 peraso ang kinakatay nila. Depende sa order ng kanilang mga parokyano. Isang bagay ang labis na ikinakamangha ng may-ari ng rancho na si Mang Pidel. Ito ay ang napakalinis at napakabilis magtrabaho ni Mang Vicente. Kadalasan kasi sa isang katayan, nangangamoy malansana dahil sa dugo ng hayop na nagkalat sa lupa. Pero kung papasok ka sa lugar na pinagtatrabahuhan ng matanda, wala kang ibang maaamoy kung hindi ang nasusunog na balahibo ng mga baka kapag nililinis na ng ama ni Dado ang balat upang ipagbili naman sa gumagawa ng mga sapatos. Naging maganda ang samahan ni Vicente at Fidel. Ngunit isang kaganapan ang nakapagpabago nito. Ito ay nang minsang masaksihan ng may-ari ng rancho ang ginagawang ritual ni Vicente. Linggo ng madaling araw, habang papunta si Fidel sa katayan, napansin ito na parang napakatahimik. Wala yung karaniwang tunog ng kutsilyong hinahasa. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang walang tao. Ngunit nakahanda na ang lahat ng mga kagamitan ni Vicente. Nagpa siya si Fidel na umikot sa likod ng katayan para tignan kung naroon si Vicente. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita niya ang matandang nakaluhod sa lupa na tila nagdarasal. Hahayaan niya sana ito nang bigla siyang nakarinig ng mga tawanan
at mga boses ng nilalang na sabay-sabay na nagsasalita. Nakaramdam ng kilabot si Pedel. Lalo na nang inangat ni Vicente ang kanyang kamay na parang may kung anong niyayakap. Nanlaki ang mga mata ng may-ari ng rancho nang makita niyang niyayakap ng isang napakapangit na nilalang ang matanda. Napatakip pa siya ng bibig dahil kamunti ka na siyang mapasigaw sa takot. Ang nilalang na nakayakap kay Mang Vicente may anim na mga kamay. Wala itong mata at may napakalaking bunganga sa gitna ng muka na punong-puno ng matatalas ng ngipin. Hindi na napigilan ni Pedel ang sarili. Tuluyan na siyang nilamon ng takot kaya't napasigaw ito. At nang maglaon ay nawalan ng malay sa mismong kinakatayuan. Agad namang nagsipulasan ang mga elementong nasa paligid ni Vicente. Dali-dali niyang nilapitan ang may-ari ng rancho upang alalayan ito papasok ng kanyang tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, nang magkamalay ito ay wala na sa sariling katinuan si Pedel. Sa tuwing makikita nito si Vicente, sumisigaw siya na parang nababaliw. Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Aswang kang hayop ka! Umalis ka sa pamamahay ko at wag na wag ka nang magpapakita! Wika ni Pedel. At para makaiwas sa anumang gulong maaaring lumantad, pinili ni Vicente umalis na sa rancho at mamuhay sa Karatig Bayan. Namuhay sila ng tahimik sa bayang iyon. Paunti-unti, nakapagpundar sila ng maliit na katayan sa bayan. Hanggang sa lumago ito at nagkaroon sila ng sariling bakahan. Sa paglipas ng panahon ay tuluyan nang nanghina ang katawan ni Vicente. Napag-isip-isip ng matanda na oras na para ipasa kay Dado ang kanyang kakayahan. Dahil walang ibang magmamana nito. Isang hapon habang nagpapahinga, tinawag niya si Dado na kakarating lang galing sa pagpapakain ng mga alagang baka. Ah, Dado po, alika muna sandali. Maupo ka muna dito at may sasabihin ako sa iyo. Wika ni Mang Vicente. Agad namang inilapag ni Dado ang dalang balde dahil napakaseryoso ng mukha ng matanda. Bakit po, Lolo? May problema po ba? Tugon ng binata. Natawa naman ang matanda sa naging reaksyon ni Dado. Hindi kasi ito sanay na seryosong makipag-usap ang lolo niya. Wala naman, Eho. May sasabihin lang ako sa'yo. At sa palagay ko, oras na para malaman mo ang sekreto ng ating pamilya. Wala na din kasing ibang magmamana ng bakahang ito kung hindi ikaw. Ayokong ipamana sa tatay mo ang negosyo dahil hindi ko naman siya anak. Gusto ko nga, mula sa dugo ko ang magmamana ng lahat. Wika ng matanda. Hindi maunawaan ni Dado ang sinasabi nito. Dahil kung iisipin ay napakadami niyang pinsan na pwedeng sumalo ng negosyo kung pagiging kadugulang ang pag-uusapan. Pero lo, andiyan naman po si Kuya Julian at yung iba ko pang pinsan. Bakit naman po ako? Tanong ng binata. Inakbayan siya ni Mang Vicente at inayang maglakad. Sa lahat ng mga apo ko, ikaw ang pinakakakaiba. Ang Kuya Julian mo, hindi man lang nagpapakita ng interes sa ginagawa ko. Gusto lang nilang gawin ay tumanggap ng perang galing sa kita ng bakahan. Ayaw nilang paghirapan ng mga bagay-bagay na gusto nila. Samantalang ikaw, kakaiba ang siglang nakikita ko sa iyo sa tuwing nagpapakain ka ng mga baka o hindi kaya naman kapag naglilinis ka ng katayan. Kaya ikaw ang napili ko. At may isa pang dahilan. Ayokong mapunta ito sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Wika ng matanda habang inilalabas sa kanyang bulsa ang isang itim na bagay.
Teka po lolo, ano po yan? Wika ni Dado. Ito ang pinaka-iniingatan kong kayamanan. Gusto ko ikaw ang magmana nito dahil sigurado kong magagamit mo yan sa mabuting gawain. Ito ay isang uri ng trabungko mula sa sungay ng baka. Napapaamo nito ang anumang hayop at kusang susunod sa kagustuhan mo. Pagpapaliwanag ni Mang Vicente, napagtanto ni Dado na ito ang dahilan kung bakit nagagawang katayin ng kanyang lolo ang anumang hayop ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa ng matanda na hindi lang sa hayop epektibo ang trabungkong iyon, maging ang isang tao ay nagagawa nitong paamuhin. Nung una ay ayaw tanggapin ng binata ang trabungko, ngunit nang maratay sa igaan ng kanyang lolo, wala na din siyang nagawa. Tinanggap niya ito ng buong puso. Itinuro din sa kanya ng matanda ang mga pamamaraan kung paano ito papaganahin. Maging ang paraan ng pagpapakain sa hawak niyang gamit bago ito tuluyang pumanaw. Sa paglipas ng panahon ay naging matagumpay ang binata sa paggamit ng kanyang kakayahan at mas lalo niyang napalago ang kanilang negosyo. Kadalasan siyang dumarayo sa ibang bayan para mamili ng mga bakang kakatayin dahil ang mismong bakahan nila ay kinukulang na. At dito na nagkaroon ng isang pambihirang engkwentro si Dado nang makilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Ador. Nagkakarga siya ng mga bakang pinamili ng aksidente niyang mabangga ito. Nagbibilang kasi ng pera itong si Ador, kaya hindi niya nakita si Dado na nooy abala sa pag-aayos ng tali ng mga baka. Aray ko, anak ng, tumingin ka naman sa dinadaanan mo pare. Wika ni Dado. Agad namang napayuko si Ador upang damputin ang mga baryang nagkalat sa lupa. Anak ko, pasensya na ho. Hindi ko po sinasadya. Wika ni Ador. Agad namang naupo si Dado at tinulungan si Ador na damputin ang mga barya. Ayos lang pare, pasensya ka na din kasi nagulat ako. Ito pala yung mga barya mo. Tugon ni Dado. Ngunit natigilan siya nang makita niyang namumutla ang mukha ng lalaki. At nang tumayo ito, tuluyan ang natumba. Uy, teka, anong nangyayari sa'yo? Pare, pare, gumising ka! Pambihira naman o. Mang Kaloy, mauna na po kayong umuwi. Dadalhin ko lang po sa ospital yung taong to. Wika ni Dado sa kanyang kasama. Dali-dali niyang binuhat ang lalaking iyon upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Dito niya napag-alaman. Hinimatay ito dahil sa sobrang gutom at pagod. Pagmulat ng lalaki ay kaagad niya itong binilhan ng makakain. Ano bang nangyari sa'yo pare? Sabi ng mga doktor dahil daw sa gutom yung pagkahimatay mo eh. Wika ni Dado. Dalawang araw na kasi kung hindi ko makain ng maayos eh. May sakit ang asawa at anak ko at kailangan ng pera para sa pagpapagamot nila. Wika nito habang nangingilid ang luha sa mga mata. Nakaramdam ng awa ang binata. Kaya nagpasya siyang tulungan si Adora. Siya nga pala Dado ang pangalan ko. Paglabas natin dito, puntahan natin ang mag-ina mo. Wika ni Dado. Natuwa naman si Ador sa sinabi ng binata, kaya halos yakapin niya ito para makapagpasalamat. Maraming salamat kaibigan ha. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong mo. Wika nito. At pagsapit ng hapon ng araw na yun, pinayagan na silang lumabas ng ospital. Dumiretso ang dalawa sa tahanan ni Ador. Nakita ni Dado ang kalunos-lunos na kalagayan nito, kaya naman kaagad niya itong tinanong. Apare, wag mo sanang mamasamain ha, pero ano bang pinagkakakitaan mo? Napayuko si Dado
at sinagot ang katanungan. Wala akong trabaho minsan. Nakikigapas lang ako ng palay para may pangsaing kami. Minsan nagbubuhat din ako sa palengke para may pang-araw-araw kaming gastusin. Pagpapaliwanag nito, tumatangulang si Dado habang nakikinig. Bigla nitong naisip na nangangailangan siya ng isang trabahador sa bakahan. Siya nga pala pare, kung gusto mo naghahanap ako ng trabahador sa bakahan. Pwede ka bang magtrabaho sa akin? Wika ng binata. Natuwa naman si Ador sa narinig at walang pagdadalawang isip itong pumayag. Nung araw na yon ay dinala ni Dado ang asawa at anak ni Ador sa ospital para mapasuri. Wala namang malalang sakit ang mga ito, kaya kaagad silang pinalabas. Kinabukasan ay kaagad niya nang isinama ang pamilya ni Ador sa bakahan. Simula ngayong araw dito na kayo titira. Pasensya na kayo at medyo maliit lang ang lugar na to. Sa pagkain naman wala kayong dapat alalahanin. At ang magiging trabaho mo dito, Ador, ay magpakain lang ng mga alagang baka. Wika ni Dado. Ngunit walang kaalam-alam ang binata na may sekretong itinatago si Ador. Ordinaryong tao kung titignan. Ngunit natuklasan niyang may kakaiba pala itong kakayahan. Si Dado mismo ang nakakita nang minsang makawala ang isa sa mga alaga nilang toro. Napakalaki nito at kadalasang nanunuwag kapag naninibago sa isang tao. Kasalukuyang naghahanda si Dado ng mga gagamitin sa pagkatay nang makarinig siya ng kalabog. Dali-dali siyang lumabas upang tignan ito at nakita niyang hinahabol ni Ador ang nakawalang toro. Hoy Ador, huwag mo nang abulin yan, delikado! Wika nito, ngunit tila hindi siya narinig ni Ador. Laking gulat niya nang biglang tumalon si Ador sa likod ng nagwawalang toro at walang kahirap-hirap nitong itinumba ang napakalakas na hayop. Dali-daling tumakbo si Dado bit-bit ang isang lubid at kaagad na itinali ang paa ng toro. Delikado yung ginawa mo, Ador. Huwag mo nang uulitin yun. Wika ni Dado. Pasensya na po kayo, Mang Dado. Hayaan niyo po, hindi ko na po uulitin. Tugon nito. Inakala niyang swerte lang talaga si Ador nang naitumba niya ang malaking baka. Ngunit isang pambihirang pangyayari ang naganap. Nang minsan silang nag-ikot sa paligid ng bakahan. Nakita ni Dado ang ilan sa mga kambing nilang wala ng buhay. Nagkalat ito sa paligid. Inakala niyang may sakit na naglipana sa mga alaga kaya kaagad niya itong sinuri. Laking gulat ni Dado nang lapitan niya ang isa sa mga kambing. Nakita niyang wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob ng mga ito. Hindi naman makapagsalita si Ador. Salip ay nagpaalam itong kukuha ng pala para ilibing ang mga patay na hayop. Dahil sa nangyari, tuwing gabi ay nag-iikot si Dado sa buong bakahan para malaman kung anong uri ng hayop ang kumakain ng mga alagang kambing. Habang nag-iikot, napansin niyang tila umiinit ang suot niyang trabungko. Hinawakan niya ito. At habang nag-iikot ay naramdaman niyang parang may kung anong humihila sa kanya pabalik, na parang ayaw siyang patuloyin sa paglilibot. Ngunit sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang nararamdaman, nagpatuloy siya sa paglalakad. At dito niya naaktuhan ang isang nilalang na hinahabol ang kanilang mga kambing. Walang sabi-sabi ay kaagad niya itong hinuli. Gamit ang kakayahan ng kanyang trabungko, nagawa niya itong patigilin sa pagtakbo. Hindi na makakilos ang nilalang. Nakadapa lang ito sa lupa na tila may kung anong nakadagan sa likod nito. Binunot ni Dado ang dala niyang itak. Akmang tatagay na sana ang nilalang
nang bigla niyang narinig si Ador na sumisigaw. Huwag Mang Dado! Parang awa mo na! Huwag mong patayin yung asawa ko! Nanlaki ang mga mata ni Dado nang marinig niya ang sinabi ni Ador. Ibinaling niya ang tingin sa nilalang at kaagad niyang nabitawan ang itak nang makita ang nilalang na nasa harapan niya ay walang iba kung hindi si Susan. Pakiusap po, Mang Dado. Huwag mo papatayin si Susan. Nagmamakaawa po ko sa inyo para po sa anak namin. Wika ni Ador. Nakaluhod dito habang kinakausap si Dado. Magpaliwanag ka sa akin, Ador. Bakit kinakain ng asawa mo ang mga kambing? Wika nito. Magkahalong takot at pagkalito ang nararamdaman niya. Patawarin niyo po ako, Mang Dado, kung hindi ko po sinabi sa inyo. Asawa ko po ay isang aswang. Nalaman ko na lang na nayanggaw sila nung araw na nagkita tayo eh. Hindi ko inaakalang lalala ng ganito yung kalagayan niya. Akala ko kasi kaya ko siyang pigilan eh. Pero hindi sapat ang kakayahan ng tangan ko para pigilan yung asawa ko eh. Pagpapaliwanag ni Ador. Nilingon nito si Susan at nakitang unti-unti itong nagbabalik sa anyong tao. Pakiusap, Ador. Hayaan mo na lang ako makapagpahinga. Ayokong may masaktan pa akong tao. Wika ni Susan habang pilit na tumatayo. Dali-daling hinubad ni Dado ang suot na jacket at binalot ang katawan ni Susan. Hindi, Susan. Ayokong mawala ng ina ang inyong anak. May paraan para matanggal ang yanggaw sa'yo. Ador, maganda ka dahil babiyahe tayo papuntang Dumaguete. Naroon ang isa sa mga kinikilala ng tatay ko na magaling na manggagamot. Wika ni Dado. At nang gabing yon ay dinala nila si Susan sa bahay ng manggagamot. Medyo may kalayuan ito. Kaya halos madaling araw na nang makarating sila sa bahay ni Mang Gaston. Isang mahusay na mananandok at manggagamot. Kaunting kaalaman, ang mananandok ay isang taong may kakayahan na magpalabas ng kamandag ng isang hayop mula sa katawan ng taong nakagat. Hango sa salitang Bisaya na tandok, isa itong uri ng ritual na ginagawa ng isang biyasang babaylan. Sinasabing hindi lang kamandag ang kayang alisin ng mga mananandok. Sa tamang pag-aaral at pagsasagawa ng ritual, nagagawa nilang magtanggal ng sumpa ng yanggaw. Pagdating nila sa tahanan ni Mang Gaston, napansin nilang patay na ang ilaw sa tahanan ng matanda. Ngunit hindi alintana ni Dado ang lalim ng gabi. Kumatok siya sa tahanan ng manggagamot hanggang sa magising ito. Jesus, Ginoo! Madaling araw na kung makakatok kayo eh, parang sarili niyong tahanan. Ano bang kailangan? Agad na putol ang sasabihin ng matanda nang makita nito ang nakalupaypay na katawan ng asawa ni Ador. Pasensya na po kayo, Manong, kung napasugod kami ng 10 oras ng gabi. Kailangan po kasi ng tulong nyo. Nayanggaw po yung babaeng yan eh. Wika ni Dado. Naglakad si Mang Gaston papunta sa babae at hinawakan ang pulso nito. Dalhin nyo sa loob ng bahay at ihiga sa papag. Pasensya ka na at hindi kita nakilala kaagad, Dado. Napakalaking tao mo kasi. Nung huli tayo magkita eh, sipuning ka pa. Wika ni Mang Gaston. Napakamot na lang sa ulo si Dado. At agad na inalalayan si Ador na buhati ng asawa papasok sa tahanan ni Mang Gaston. Nagsimula na ang matanda sa kanyang panggagamot. Ngunit bigla itong napahinto at tumingin kay Dado. Dado, alam kong dala mo ang trabungko mula sa sungay ng baka. Maaari mo bang bantayan ang pinto ng bahay? Malaki ang posibilidad na sumunod ang nangyanggaw sa babaeng ito. At sa kalagitnaan ng panggagamot ko, siguradong bigla siyang susugod.
pakiusap ng matanda. Agad nang lumabas si Dado at pagtungtong pa lang niya sa bakuran. Naramdaman kaagad ng binata ang kakaibang alinsangan ng paligid. Nawala din ang mga huni ng insekto. Kinuha niya ang kutsilyo na pangkatay ng baka. Inikot ang tingin sa paligid. Mula sa kanyang kinakatayuan, rinig na rinig niya ang sigaw ng asawa ni Adora. Halos hindi siya mapakali dahil alam niyang nahihirapan ito. Kaya naman pinili niyang ikutin ang buong bakuran. Sa kanyang paglalakad, dito niya nakasagupa ang sinasabing aswang ni Mang Gaston. Nakatayo ito sa harapan niya. Nanlilisik ang mga mata. Akmang tatakbo na sana siya nang bigla niyang maalalang may hawak siyang sandata. Salip na tumakbo upang tumakas, sinugod niya ang nilalang. Agad namang tumakas ang elemento papasok sa loob ng gubat. Sinubukan niya itong habulin ngunit napakabilis nitong kumilos. Naalala niya ang itinuro ng kanyang lolo. Hinawakan niya ang trabungko na nasa leeg. Itinutok ang kanyang kamay sa tumatakbong aswang sa baywikan ng. Ngayon din, dadapa ka! At sa isang kumpas ng kanyang kamay, tila isinubsob ang aswang sa lupa. Halos bumaon pa ang mukha nito dahil medyo malambot ang lupa sa lugar na ito. At nang makita niyang hindi makakilos ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang itinarak ang kutsilyo sa leeg nito na parang baboy na kinatay. At upang matiyak na hindi na ito makakaligtas, pinutulan niya ito ng ulo at dinala sa tahanan. Pagdating niya sa tahanan ay nakita niyang nakaupo sa atangan ng matanda. Tapos na, Dado. Nagawa ko ng alisin ang sumpa. At sa palagay ko, nagawa mo ding patayin ang aswang na sumusunod sa inyo. Wika nito. Hindi naman na nagsalita si Dado. Sa halip ay hinagis niya ang ulo ng aswang sa paanan ng matanda. Kinabukasan ay bumalik na sila sa bakahan. Napakalaki ng pagpapasalamat ni Ador kay Dado dahil sa pagliligtas nito sa kanyang asawa. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ding nagtatrabaho si Ador sa bakahan ni Dado. Naging isa na itong malaking rancho, kagaya ng pinapangarap ng kanyang lolo noong nabubuhay pa. Ngunit hinding-hindi mawawala sa isipan niya ang lahat ng kaganapan noong nagsisimula pa lamang siya. Lalo na ang pambihirang kakayahan na ibinigay sa kanya ng trabungko mula sa sungay ng baka. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli, remind ko lang kayo na ang itatawag ko na sa ating mga listeners ay JIP. Ibig sabihin, dahil JD ang pangalan ko, JD's Important Person or JD's Important People. Basta ang konsepto, mahalaga kayo sa akin. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.